Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Quibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Wala pang natatanggap na request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos kaugnay ng extradition ni Apollo Quibuloy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ang mga kaso na dapat kaharapin ni Quibuloy sa Pilipinas bago ikonsidera ang pagpapadala sa Kingdom of Jesus Christ leader sa Amerika kung saan siya mayroong kinakaharap ding mga kaso. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang nagutos na sunduin na ng C-130 si Quibuloy sa Davao matapos magpahayag na nais na nitong sumuko. Yesterday, between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na very good. Wala nang conditions. Wala na yung mga conditions na dati ilinalagay. So sabi namin fine. Pero sabi niya sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. So fine, yun ang ginawa namin. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na hindi sumuko ang religious leader. Napilitan lamang umanong lumutang si Quibuloy dahil malapit na siyang matugis ng mga pulis. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. O sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabi ko, ito an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko, may court order na, may arrest order na ako. Kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Tiniyak ng Pangulo na irerespeto pa rin ang mga karapatan ni Quibuloy at walang special treatment. Siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.